As announced previously by our SILG, 917 out of the 953 were cleared. So we will be awaiting for the official release. Hindi sangkot sa illegal drugs trade ang 917 sa 953 na third-level officers ng Philippine National Police base sa ginawang evaluation ng five-man advisory group. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jin Fajardo, nasa 36 na opisyal naman ang kailangan pang sumailalim sa masusing investigasyon at evaluation ng National Police Commission dahil sa umano'y koneksyon sa illegal na droga. Ang findings ng five-man advisory group ay dadalhin ng secretariat sa NAPOLCOM ngayong araw. I don't have any information whether these concerned officers were informed or where they were directed to explain. But like I said earlier, sir, let us wait for the NAPOLCOM to finish their review. Subalit mayroon ani ang kapangyarihan ng NAPOLCOM para rebisahin ang findings ng five-man advisory group depende sa resulta ng gagawin nilang investigasyon. That is part of the authority and mandate po ng NAPOLCOM. Remember, they exercises administrative control and operational supervision over the PNP. And based din po ito sa mga pangungusap din po ng ating Chief PNP at ng ating SILG, that NAPOLCOM has the authority to revise or amend. Kung ano-ano yung magiging findings ng NAPOLCOM, ito ano yung isusumite kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa pinal na desisyon kung sino-sino sa mga opisyal ng PNP ang dapat natanggapin ang courtesy resignation. Dagdag ni Colonel Fajardo, wala siyang datos kung ilan sa 36 na opisyal ang full colonel at ilan ang general. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.